Good morning to each and every one of us. So, may nais lang po kong ibahagi po sa inyo. Pero bago po yon, prayer request po para kay Miss Rene Roland, kapatid po natin sa Panginoon na nag-share ng grace ni Jesus. Okay? Meron po siyang pinagdadaanan ngayon at excruciating pain daw po yung kanyang pinagdadaanan according to her, no? So ang pangalan po niya si Miss Rene Roland, isa po siyang preacher ng gospel ni Lord Jesus Christ, actually true preacher of grace, no? So pag-pray po natin siya. So isa po sa magandang sinabi po niya kanina doon sa kanyang message na sabi niya ganon, "You are worth it to die for." Sabi niya gano'n. Parang may kasabihan kasi sa Amerika na that dress is worth dying for. Kanyang gano'n. May mga gano'ng kasabihan ng mga Americans eh. Parang yung dress na yan worth dying for. Pero hindi po dress ang worth dying for. You know? Tayo po yun. Tayo mga mananampalataya ni Jesus. Worth dying for. Actually, lahat ng tao sa buong mundo worth dying for. Para kay Jesus. Namatay siya para sa lahat. And 2,000 years ago, tapos na po yung kamatayan na yun. Kaya kung minamaliit mo ang sarili mo, Kristiyano ka, maliit ang tingin mo sa sarili mo, parang wala kang pag-asa, umalis ka sa ganyang kaisipan because you are worth dying for. Kung baga sa Tagalog, kamatay-matay ka. Katepok-tepok ka. Katepok-tepok, parang kamatay-matay ka. Ibig sabihin ni Jesus, hey, willing akong mamatay sa iyo, sabi ni Jesus. Pero hindi na po mauulit ang kamatayan ni Jesus sapagkat minsan lang po yon, 2,000 years ago. You know what? Sabi ng mga iba, that dress is worth dying for. No, ang worth dying for tayo, lahat ng tao. At kung tumugon ka doon sa panawagan ni Jesus, come to me. Sabi niya ganun, I am knocking at the door of your heart. Anyone who opens it, papasok ako, di ba? Makakakilala ka sa kanya. Then, magkakaroon na kayo ng special relationship ni Jesus. Actually, yung verse na yun, para po sa believer yon. Yes, may paliwanag po dyan, pero hindi po natin titignan yan. Pero tignan lang po natin dito, yung magandang sinasabi ng talata, I am knocking, then, open it, papasok si Jesus. Kaya, kung tumuktok si Jesus sa puso mo, at hindi ka pa mananampalataya, open it, papasok siya sa puso mo. Okay, kasi kamatay-matay ka, katepok-tepok ka. Ang nagsasabi nun si Jesus, nasabi ni Jesus, you are worth dying for. Diba? Lahat ng tao sa mundo, kamatay-matay para sa Panginoon. Ibig sabihin ng kamatay-matay, ibig sabihin, sabi ni Jesus, willing akong mamatay para sa inyo. You are worth dying for. Amen? Para hindi tayo pumunta sa impyerno. Para hindi tayo mawalay sa Diyos. Sabi ni Jesus, I'm willing to sacrifice my life for you. Pero natupad na po niya yan 2,000 years ago. We are worth dying for. And all we can do is to thank the Lord Jesus. Hindi lang po sa araw na ito ha. Kasi sa mundo, Easter Sunday ang tawag nila dito. Okay? Yung some Christians nagko-commemorate ng Easter ngayon, but araw-araw, mas maganda alalahanin natin ang ginawa ni Jesus. If you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Comment din po kayo and share this video. Again, kamatay-matay po tayo para kay Jesus. Worth it na ibinigay niya ang buhay niya 2,000 years ago. Huwag mong maliitin ang sarili mo. You are worth dying for para kay Jesus. Tayo po yun. Kanyang mga. Thank you, and Jesus truly loves us all.